Hi everyone, it's me again, your instructor in Introduction to Criminology. For today's video, we are going to talk about Chapter 1. It's all about the overview on the study of criminology. But before we formally start, I would like to remind you that if you have a question, you can just have it on our comment section below this video, or if not, you can just raise it when we are going to meet on our synchronous session and we will be discussing it there. So that's it. Let's now proceed with our lesson. Okay, so we have here a question. Why did you choose to take Bachelor of Science in Criminology? Okay, so this is a very hard question, actually. Okay, so maybe some of you says, kinuha ko po ang kursong criminology dahil gusto ko pong magpulis. Okay. Meron naman yung iba sa inyo, sinasabing kinuha ang criminology dahil sa trip lang nila. I don't know. Baka meron sa inyong ganon. Meron din yung iba sa inyo, sinasabi gusto nilang tapusin ang criminology dahil sa gusto nilang maging isang fire officer or isang bumbero. Or in other words, maging part ng Bureau of Fire and Protection. Okay. Yung iba naman sa inyo, gustong mag-pulis dahil may kakilala siyang, gustong mag-criminology dahil may kakilala siyang nagtatrabaho sa BGMP. And then gusto niyang maging part ng BGMP or gusto niyang maging isang jail officer. Also, kaya niya gustong maging or gusto niyang tapusin ang criminology. So alam ko, meron kayong kanya-kanyang rason dyan. So I hope na yung reason ninyo is yan ay isaisip ninyo hanggang kayo ay matapos sa kursong ito. Okay, or wag nyong gagawin or wag nyong aalisin sa isipan ninyo yung dahilan kung bakit nyo in-enroll ang kursong ito. Okay, para hindi kayo maligaw or hindi kayo na kailangan ay mag-shift ng course. So sana kapag magtagal ay hindi niyo sana babaguhin or hindi na ninyo kailangang mag-shift ng ibang kurso. Okay? So that's it. Enough for that. Proceed naman tayo dito sa kabila. Okay? So ano nga ba ang criminology? So dito meron tayong nakuhang definition. Sabi diyan, it is the study of crimes, criminals and victims. So take note, tatlo yung mention niya. So, we are going to study crimes, criminals, and victims. So, yun. Dahil dito, as we go on our class, may encounter natin yung iba't ibang klase ng krimen. Meron dyan yung tinatawag nilang professional crimes or organized crimes. Mga ganon. Meron din yung iba na tinatawag na white collar crimes. Okay. And then we only not focus or we are not going to focus only on crimes, but we also take a look on criminals. Okay, so ano ba yung mga dahilan bakit niya nagawa yung krimen? And then meron tayo yung kanya meron tayong may encounter yung iba't ibang uri ng isang ng criminal. Okay, so meron tayong tinatawag na ordinary criminals, meron din yung iba, yung professional criminals. Okay, so yun ay ilan lamang sa mga klase ng criminals na mapag-uusapan natin. Actually, napakarami pa. Okay, and then for the victims also, we are going to study here in criminology. The reasons why, bakit kaya na-victimize ang isang tao. Okay, so siguro dahil sa kanya, nasa kanya yung reason bakit siya ay naging biktima. Okay, pero hindi lahat ng oras naman ay dahil or kasalanan ng victim kung bakit siya ay nabiktima. Okay, so isa sa mga nakikita natin na example dyan sa mga kababaihan. Siguro sabi, meron yung iba sa inyo nagsusuot ng masyadong maiksi. Okay, so sometimes that causes you to be a victim. Yan ay isang nagiging isang dahilan kung bakit ka ay
prone na mabiktima. Okay? Another one, yung mga mayayaman sa inyo, yung mga gumagamit ng hikaw na mamahalin. Okay? Nagsusuot ng damit na mamahalin siguro sa labas. Okay? Or mga accessories na mamahalin. So usually, kung minsan yan ay nagiging temptation sa ibang tao para ikaw ay saktan nila or para ikaw ay pagnakawan. Okay? So ilan lamang yon sa mga rason kung bakit ikaw ay nabibiktima or bakit kaya mga nasabi nila na there are reasons kung bakit sila ay nabibiktima. Sometimes kasalanan din nila. Parang ganun yung nandyan. Okay? So, yon. Meron din tayo dito yung sa baba, it deals with the prevention and solution of crimes. So, we don't only take a look on the causes or the reasons. Okay? Kung ano yung dahilan ng krimen, hindi lang natin tinitignan yon. Kundi, titignan din natin, we are going to study how to prevent it. Paano kaya natin mapipigilan yung mga krimen na to? Paano kaya natin sugpuin ang mga krimen na ito? Okay, and then we are going to find solution. Okay? Paano natin susolusyonan yung problema natin sa krimen na to? Okay, so yan ay kasama rin sa criminology. Okay? So, don't worry, we are going to talk more on that sa mga susunod na slides. Okay, so let's proceed with the next slide. Okay, with the history of criminology, we are going to start with the during the Middle Age. So nandyan, ma-encounter niyo yung sinasabi nila na demonological theory. Okay? Yan yung oldest theory on the study of criminology. So dito kasi nung sinauna, naniwala sila na isang tao ay nakakumit ng crime dahil siya ay na-possess ng masamang espiritu or evil. Okay? Dahil siya ay sinapian ng isang demonyo. Kaya nakakakumit ang isang tao ng krimen or nakakagawa ng masama. So, yun yung paniniwala nila during that time, the Middle Age. Okay? So, sa ngayon, napakaraming theories na nailabas. Hindi lang yun yung iniisip ng tao kung bakit nagkakaroon ng krimen or nakakagawa ang isang tao ng krimen. Nowadays, marami na tayong theory kung bakit nakakakumit ang isang tao ng krimen. So, meron sa atin nagsasabi na yung tao ay nakapag-commit ng krimen dahil sa kahirapan. Okay? Because of poverty. Not merely na siya ay nasapian ng isang demonyo. Okay? So, aside from that, nakakumit yung tao ng crime dahil sa hate. Okay? Dahil sa sobrang inggit. O kaya dahil sa sobrang takot. And then, nakakumit siya ng crime dahil sa siya ay napilitan. Okay? So, hindi lang true. Ito, hindi lang sa siya ay nasapian. Pero nung unang panahon, during the Middle Age, yan yung paniniwala nila. Okay? Kung bakit nakakakumit ng crime ang isang tao. Another one, meron din sila during the Middle Age itong mga to. Paraan nila in order to determine or para mapaamin ang isang tao. Okay? So, kung sa ngayon meron tayong tinatawag na due process, sila noon meron yung tinatawag nilang trial by ordeal. Okay? And then with that, sa trial by ordeal, ang ginagawa nila is more on torture. Okay? So, parang torture siya. So, meron dyan yung may encounter natin mamaya, yung boiling water ordeal, i-discuss natin sa susunod na slide. Pero ano naman yung mga punishment nila? So, nakuha na nila, napaamin na nila yung isang tao. Now, they are going to impose punishment. Okay? So, yun, ang punishment na binibigay nila, usually cruel and harsh. So, just like burning at the stake. So, ano yung burning at the stake? Ganto yung itsura po. Okay? So, makikita nyo dyan sa picture, pinapatay nila sa pamamagitan ng apoy. Meron din tayo dito yung whipping. Okay? That is also another kind of cruel punishment na ginagawa nila.
noon. So, papaluin nila yung tao hanggang sa siya ay mamatay. Or kung hindi man, hanggang sa siya ay manghina. Meron din yung tinatawag nila na maiming, wherein puputulan siya ng kamay, or kung hindi man yung paa. Meron din tayo yung tinatawag nilang branding. So, kung makikita nyo sa picture, yan ay yung lalagyan kanila ng marka gamit ang isang iron. Okay? So, yun, papainitan and then yan yung gagamitin upang lagyan ka ng marka. So, it's either sa kamay or pwede rin sa ibang parte ng iyong katawan. Meron tayo din dito yung sinasabi nilang banishment. So dyan, ikaw ay palalayasin. So, kunwari, ikaw ay dito sa Pilipinas nakatira, ikaw ay palalayasin dito sa Pilipinas. Okay, just like in other countries din. Okay, or nung mga lugar noon. Okay, so kung ikaw ay taga Roman Empire noon, or taga Roma, ikaw ay palalayasin sa Roma. So that is banishment. Okay? And for execution, yan naman yung papatayin ka. Okay? So napakaraming method noon upang ikaw ay execute. So pwedeng through beheading, pupugutan ka ng ulo. Meron dun yung sinasabi nila na hanging, yung bitay. Meron din yung garrote. Okay, na popular sa mga Spanish. Okay? So, ilan lamang yun sa paraan nila ng pag-execute. So, ilan lamang din yan sa mga cruel punishments na ginagawa nila noon. Okay? So, as you observe, mostly ng mga punishment na ito, kung mapapansin ninyo sa panahon natin, dito sa Pilipinas, wala na yung mga ganyang punishment. Bakit kaya? It's because of the development in the study of criminology. Okay? Marirealize natin yan pag na-discuss na natin yung mga theories and then yung classical school, mga ganun. Classical theories, positivist theories, and then neoclassical theories. So, meron yung mga contributions ng mga teorya na ito para magawa natin kung ano man yung meron tayo ngayon. Or kung ano man yung justice system natin ngayon. Okay, so that's it for this part.